Sa pagpaparusa sa isinagawa ng kura dahil ito'y nararapat lamang. Awiin mo yan, kundi susubong kita sa kinatawa ng hari. Sugod, kahit papahatid pa kita. Tama na yan. Nakarating sa aking salusal. Ikinadadala kong ipinakikilala ang anak ng aking yumaong kaibigan, si Don Jesus Tumagbar. Masaya akong makita kayo. Ah, kayo ho si Padre Damaso di Cuba, ang mataling na kaibigan ng aking ama si Don Rafael Tumagbar. Pagpaumanin po sa aking pagkapangyay. Ako nga si Padre Damaso, ngunit di minsan naging kaibigan po ang iyong ama. Maligayang pagbabalik, Don Jesus Tumagbar. Nakasama ko at naging matalik na kaibigan ko ang iyong ama sa siyang marangal na tao. Sana'y di mo maranasan niya. Salamat po sa papuri niyo sa akin. Dahil sa sinabi niyo, sandaling nawala yung pagkailangan ko sa kanya. Ah, Padre Damaso, dito ka na maupo. Huwag na, ituloy mo na ang plano mo umupo dyan. Pero mas matatanda kayo ang katungkulan, saka mas malapit kayo sa pamilya Santiago. Ikaw na ang kura ng bayan nito. Kaya sa tingin ko, ikaw ang narapat na umupo dyan. Ang yan ang inutos mo, sinusunod ko na lang. Hindi ko to inuutos. Kailan ka pumunta sa Europa? 7 taon na din po ang nakakaraan. Nakalimutan mo na ata ang Pilipinas. Lagi ko pong iniisip ang Pilipinas. Tila nga ang aking bansa ang nakalimot na sa akin. Ilang buwan na din akong hindi nakakatanggap ng balita. Hindi ko tuloy alam kung paano namatay ang aking ama. Anong pinakamahalagang bagay na natutunan niyo sa pamamagitan ng ibang bansa? Ang kasaysayan ng bawat lugar, sa mga bayang narating ko, nilisan ko ang kanilang kasaysayan sa kanilang pamumuhay, sa kanilang politika, relihiyon, at ano pat pa. Nakaksaya ka na ng pera para lang sa matutunan mo yung mga bagay na alam ng bawat mag-aaral. Huwag po sana kayong magtaka sa kalagayang loob na ipinakita ng dating kura. Naalala ko sa aking kabataan na sumama siya sa aming pagsasalo ng aking ama at matalik na kaibigan. Pagpaumanhin po, ako'y aalis na. Pero darating si Maria Clara. Ako'y babalik bukas. Babalik bukas. Pag-ingat ka, binata. Kayo po pala, tiniente. Subalit, ano po ang dapat kong pag-ingatan? Batay sa sinabi niyo sa akin, matalik kayong kaibigan ng ama. Hindi ka nagkakamali dyan. Maaari niyo bang ikwento sa akin kung paano siya namatay? Ngayon, batid na siya'y namatay sa bilangguan? Sa bilangguan? Ang aking ama ay namatay sa bilangguan? Halika, samahan mo ako at ikwento ko sa'yo.
Ang iyong ama ay ang pinakamayamang mamamayan sa San Diego. Mabait siya at matulungin, ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan ay maraming naiinggit. Lalo na si Padre Damaso. Nang malaman ito ni Don Rafael, ay huminto siya sa pangungumbisal sa kanya. Sa mga panahong yun, may bagong artilyero na mangmang. Dahil sa kamangmangan niya, palagi siyang nililibak ng mga Indio. Sa dahilang ito ay di na niya nais igalang ang kahit sino, pati ang inyong ama. Isang araw ay may mga bata na pinagtatawanan ang taga-singil. Napansin ito ng artilyero kaya tinabol niya ang mga bata habang sinisigawan siya ng Babe Bibobu. Binato ng artilyero ang bata gamit ang tungkod at tapos ay pinagsisipa. Nagkataong napadaan ang inyong ama at sinugod ang artilyero. Sa tindi ng galit ng artilyero ay umamba ito ng suntok. Ngunit nauna iyong ama at ginamitan niya ng lakas. Ang artilyero ay nabuwal at natama ang ulo sa bato. Dinala ng iyong ama ang bata sa tribunal para magamot ang bata. Ang artilyero ay namatay. Nabilanggo ang iyong ama at dito na nagsiluntad ang kanyang mga kaaway. Pinaratangan siyang isang erehe at tribustero na daig pa ang pagpatay. Marami pa mga bintang sa kanya. Ipinagtanggol ko ang iyong ama at kapalit nun ay ang masamang pagtanggap at pagpapaalis sa akin. Namahala akong ipaalam ko ito sa iyo dahil sa pakiusap ng inyong ama. Isang tanyag na Kastilang abogado ang nilapitan ko para sa kanya. Malapit na sana siyang lumaya, ngunit nadapuan siya ng sakit na tanging kamatayan lang ang butas. Isip mo ba ako? Hindi kita maaaring malimot. Ikaw na siyang naghawak sa aking mga balikat nang namatay ang aking ina. Sinusumpa ko na mamahin kita maging anuman ang mangyari. Ito ang iyong mga daon. Ito lang ibinigay mo sa akin sa aking balot. Che, ito ang sulat ng pamamaalam mo sa akin. Ano bang ibinigay ko sa iyo noon sa aking balot? Ako pa ba ay sinulatan niyo ng iba, Ginoo? Ano bang sinabi ko sa iyo? Mga kasinungalingan, babasahin ko lahat ngunit lalaktawan ko ang ibang talata upang hindi kita masaktan. Ano nangyari sa iyo? Ikaw ang dahilan kung bakit nakapaglimutan ko tuloy. Nabukas na pala ang araw ng mga patay. Kailangan ko na bumalik sa ating bayan. Tumakad ka na. Lalay mo rin ang mga bulaklak nito sa puso ko. Kinakikilala ko ang gumawa ng eskwelahan ng Centro de Aprendizaje de la ECA si Don Crisostomo Ibarra. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon upang buksan ang ipinagawa kong paaralan para sa mahirap. Dahil hindi nila kayang tustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pukain yung bangkay ni Don Rafael at ilipat nyo sa, sa may malapit na ilong. Paglang ako pagsasama ni Pone Barat, Maria Clara, bagamat sila'y kakasanak. Pero sa aking nakikita, sila ay seryoso at tapat sa kanilang relasyon. Ang aking opinion namang ay
dapat ipakasal si Maria Clara sa isang lalaking matipuno at kayang pagtanggol ang iyong anak. At sino man ang lalaking iyon maliban kay Ibarra? Si Alfonso Linares, ganoy kakarating pa lang sa Pilipinas. Magnanakaw! Uli sila! Uli ka! Ikaw pala yung ugat sa pagsalakay ng konti. Wala akong alam-alam dito, napadaan lang ako. Sinto ko na lang ang iwan. Tiniente, wala talaga akong alam dito. Napadaan lang ako at bigla na lang sumulpot yung mga magnanakaw. Pasensya na, Ibarra. Pero hindi kita matutulungan sa sitwasyong ito. Kailangan lang matapos ang kwaso ng kwartel. Pero huwag kang mag-aalala. Hindi kita pababayaan. Hahanap ako ng paraan para mapalaya ka. Tiniente! 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 Pinakamamahal kong Maria Clara, alam kong masaya ka na sa estado ng buhay mo ngayon. Alam ko na pinatnubayan tayo ng Panginoon dahil binigyan tayo ng mapagmahal na Santiago para mag-alaga sa ating dalawa. Nais ko sanang malaman mo noong hindi pa ako nagdadala sa iyo. Kinagagalak ko na magkaroon ng anak noon, ngunit wala sa aking kakayahan na mabuntis dahil ako'y buo. Panayuhan kami ni Padre Damaso na sasayaw sa Ubando para magkaroon ng anak. Marami akong kasama sa sayaw doon. Naging masayang araw ko iyon dahil muli nakita kong nakangiti si Santiago. Ilang araw ako'y nagdadalang tao at iyon ay ikaw. Ngunit, hindi iyon dahil sa aking pagsasayaw sa Ubando. Iyon ay dahil dinahasa ako ni Padre Damaso na walang kalaban-laban. Matagal ko na itong nilihim at ngayon na ang takdang oras na malaman mo ito. Pero, pinakamamahal kong anak, mahal na mahal kita. Kaya nagtayo si Don Santiago bilang ama mo. Mahal na mahal ka namin. Iyang mapagmahal na ina, Maria. Maria, mahal ko. Ako ito, si Juan, ang lalaking papakasalan mo. Juan, masaya akong nakita ka muli, ngunit hindi matutuloy ang ating kasal. Ha? Ano? Bakit? May nagawa ba akong mali? Wala, Juan. Perpekto ka sa aking paningin. Ngunit, ikakasal ako sa iba. Ha? Maria, anong ibig mong sabihin? Juan, kumalma ka. Alam kong hindi ito magandang sabihin, ngunit ako'y ikakasal kay Alfonso Linares. Sinong lalaki yan, Maria? Kusa mo ba siyang pinili? Maria, alam kong mahal mo ako, ngunit bakit ka ba ikakasal sa iba? Sino bang simula nitong pagbabago nito? Ang iyong ama ba? Sandali, pupuntahan at pakiusapan ko siya. Juan, huwag! Ayokong magalit ang ama sa akin. Ngayong mas nalaman ko na ang katotohanan na ang totoong ama ko pala ay si Padre Damaso. Huh? Ano? Paano ito nangyari? Akala ko ba si Kapitan Tiago ang iyong ama at ang ina mo ay si Pia Alba? Oo, si Pia Alba ang aking ina, ngunit ang aking ama ay si Padre Damaso. Hindi ko pa alam ang lahat, ngunit ang importante ay nalalaman ko ng katotohanan. Oh, Maria, ano ba itong problema ang ibinigay sa atin ng Diyos? Juan, alam mong mahal na mahal kita at ang puso ko ay sa iyo lamang at hindi kay Alfonso Linares.
Kung gayon, Maria, paalam na. Hindi na ako magtatagal. Tumakas lang ako sa kulungan. Juan, bakit? Juan! Maria, paalam na. Mahal. Tinyente, nakita namin si Ibarra sa ilog, ngunit pinayuhan namin siyang lumisan, ngunit hindi siya lumisan. Pilitan kami ba rin siya, ngunit hindi siya lumisan sa tubig. Ganun ba? Sige, paalam niyo agad sa simbahan para mabaspasan na ang kaluluwa ng aking lumaong kaibigan. Alam niyo ba ang balita? Ano? Patay na si Juan Ibarra! Ano? Ang anak ni Don Rafael Ibarra? Siya, Maria, namatay na kinatamahan ng Juan Rizal na may Ibarra. Huwag ka nang umiyak. Hindi lang siya ang anak sa mundo. Meron pa si Linares. Hindi ko siya mahal.